Hello everyone, this is Christian Apostol at welcome sa pagbabalik sa aking welcome sa pagbabalik. I suddenly forgot how to do all these things again. Anyway, hello! Ito pa rin si Apostol at kayo muli ay nandito sa aking vlog dahil it's day... I'm not even sure what day it is anymore. It is day... more than a month. 19th? So like 35 days after the lockdown at hindi pa rin kami makalabas dahil hello, mass testing po tayo, hindi pwedeng quarantine lang dahil hindi masasolve ng quarantine lang ang mga pasyente at hindi natin malalaman kung sino talaga ang may virus kaya sana mass testing PH now na. Anyway, para sa video na ito, ang gagawin ko ay magkukulot ng buhok dahil nakakatawang story ito kasi una ko nakita yung idea ay kay Eman. Edric Emmanuel Sia or Edric whatever. I don't know how to call him because I don't often call him any names. Ito siya. Pre-namis ko kasi na kapag gagawin ko tong video na to, papakita ko yung picture niya at saka username niya. So, thank you so much Eman for your idea today na nag-upload ka sa story mo ng own process mo on how you curl your hair. Yun ang gagawin ko sa video na ngayon at ipo-voice over ko na lang dahil napaka-init, kailangan ko mag-electric fan at baka hindi niyo marinig yung boses ko kapag hindi ako nag-voice over. So anyway, let's get to it! Yes, go. Dila ka pa dyan. Ayan. So, syempre, hindi ko naman ipapakita yung mukha ko na hindi ako naka-blower. So, TV magic, ika nga nila. So, kaya na. Ang first step natin ay kailangan kunin mo yung blower ng nanay mo. Yung sobrang init na masusunog na yung buhok mo. At i-blower mo yung buhok mo. Sobrang tuyo. Kailangan kasing tuyo mo ngayong quarantine. Pero ayan. Ang ginagawa ko ngayon ay binablower ko pabaliktad. Ang ginagawa nito ay papakapalin nito yung itsura ng buhok mo. So, yung hati ko is from left to right. So, ang ginagawa ko is the opposite way. So, right to left yung dapat mong gagawin na pagbablower. Tapos, ibaliktad mo na yung tamang way na right to left. Para ang mangyari ay mas makapal yung buhok mo, mas fluffy siya, mas aerated siya. So, yun yung ginagawa ko ngayon. Tapos, blower-blower lang, ganyan. Kunwari, hindi mainit sa tarla. Kunwari, hindi napapaso yung noo ko. Kasi mainit talaga yung blower na ginagamit ko eh. Kasi yung nanay ko talaga, hindi ko alam. Actually, hindi yata sa nanay ko to. Sa tita ko yata to. Pero nandito sa bahay namin kasi nga, naka-lockdown sila somewhere. So, ako yung gumagamit ng blower. So, ayan. Siguro tuyo na yung buhok. And please, please lang, huwag yung gagawin yung magpa-plancha kayo ng buhok. Either magpa-plancha or magkukulot na basa yung buhok nyo. Kasi alam ko nakakasira yun ng ano. Huwag mong gawing damit. Hindi common, binabasa natin yung damit pag nagpa-plancha tayo. Gagawin mo rin yun sa buhok mo para mas straight, ganun. Hindi, huwag mong gawin yun. Tapos tingin ka kanan kaliwa, may hanapin ka kunwari. Kunwari walang naka-video, kunwari hindi kasama to sa video. Tapos tuloy mo lang, tuyo ka lang ng buhok dyan. Parang walang problema. Kunwari, ginagawa ng gobyerno yung tama para sa mga Pilipino. Ganun ka lang mag-blower, dapat wala kang kinasabi. Tapos hipan mo lang sis. Go blower-blower sa gilid, yan. Emote ka kunwari sa camera. Kunwari, maayos yung pagbablower mo sa loob. So, diba sinabi ko kanina, kailangan babaliktad rin yung buhok. Pero ito naman yung ginagawa ko, hindi ko naman binaliktad. So, sino niloloko natin? So, ayan, tapos na yata siya. Umalis siya sa frame. Napakagaling, may dead air tayo mga kaibigan. Ano kayong gagawin? Babalik pa ba si Apostol? Makikita pa ba natin siya? O hindi na siya makikita sa channel na ito? Hindi ko rin sigurado dahil hindi ko alam kung anong laman itong clip na to. Ang tagal na nito sa cellphone ko, ngayon ko lang i-edit. Pero... oh my god, malapit na pala siyang matapos. Hindi ko alam kung saan siya pupunta talaga. Ayan, bumalik siya. At kumuha pala ng suklay. Kumuha siya ng suklay mga kaibigan kasi hindi tayo ready. Tinan mo, ayan na sinusuklay ko na pabalik. Ayan na nagkakatotoo na yung premonition ko kanina na kailangan i-brush ang buhok pabaliktad tapos papunta sa tamang sangi or hati para maging fluffy. Tinan mo, sobrang fluffy naman. Sobrang yung pag-blower ko sa kabilang side. Tinan mo naman, hindi ka na maayos.
So yan, sobrang kapal ng buhok ko. So tip yan para sa mga, halimbawa nag-wax ka or nag-hairspray ka or whatever, minimaintain yan. O, tapos kilig-kilig ka pa. O, sige. Yan, o, tinuturo ko kunwari yung buhok ko. Kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko yan. Kasi nga, diba, naka-voiceover tayo ngayon. So, hindi ko sure kung ano sasabihin. So, ngiti-ngiti ka lang sa camera tapos ipopause mo rin naman yan. Tapos next step na tayo. Ayan, so kunin mo na yung pangkulot ng nanay mo. Kasi ang gagawin na natin ay magkukulot na ng buhok. At make sure na mainit ito kasi alam mo naman, hindi naman gagana yan kung malamig yan. So, ang unang mong gagawin ay hahatiin mo yung buhok mo sa gitna. Hindi naman kailangan perfect na straight kasi hindi ka naman Jaboom Twins na straight yung hati ng buhok na kasi sumusunod sa galaw mo, sumusunod. Pero yan, sinasabi ko, kung left, kung nasa left yung buhok mo, kailangan pa left din na pataas yung pagkulot mo, ganun. So yan, ang first kulot natin. Yes, dahan-dahan ka dyan, baka mapaso. Ikot mo lang mabuti hanggat sa makulot lahat ng parts ng buhok. Tapos buhok, parang ano lang, parang salon curls. Yes, yan. Tapos ulitin mo lang sa buhok mo. Syempre naman hindi ko naman sasabihin na isang ganyan lang yung gagawin mo kasi mukha ka namang tanganan. So yan, don't mind me, nakatingin ako sa salamin kasi di ko nakikita yung ginagawa ko kasi mainit yung plancha. So I wanna make sure na hindi ako mapapaso. So, ang ginagawa ko, tinutuloy ko lang. Basta pataas siya, pag ganun. So, ang dapat itsura niyan ay mga mumunting curls pataas ng ulo mo. Ayan, so. Surprisingly, ganun nakahaba yung buhok ko kasi enough na siya para mag... Enough na siya para... Ano ba yan? Hindi ko magana yung Tagalog ko. Enough na siya para magkulot ng maayos. Kasi di ba pag short masyado yung buhok mo, hindi kinakain ng plancha, masyado maiksi, ganyan. Pero yung sa akin, enough na siya. Tapos, ituloy ko lang hanggang palikod kasi hindi naman ganun kadami yung buhok ko, I mean. Yan. So, okay na yung kabilang side. Yan. So, yan yung left side. Yan. So, lilipat na tayo sa kabila. Syempre, alam naman yung isang part lang yung kulot, di ba? So, gagawin mo, same thing lang din. Kukulot mo pataas, ganyan. Tapos, susundin mo lang yung ano. Actually, narilito na ako niyan kasi hindi ko alam kung pataas pa o pababa yung gagawin ko. Kasi nga, nakatingin ako sa salamin. So, yun, syempre, baliktad yung nasa salamin. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko. So, yun. Ikot mo lang. Ikot mo lang. Kagaya ng pagpapaikot niya sa'yo. Yan. Sanay ka naman dyan, di ba? Tapos yan. I know, it looks crazy right now. Pero syempre may gagawin pa tayo after natin tapusin ang lahat ng buhok. So, gawin mo lang yan, paikot. Paikot hanggang matapos lahat ng buhok. Pero I think, ang mali ko dito ay hindi ko na isama yung yung nasa likod. So, literal na ang kulot lang na parts ay yung nasa gilid. Well, anyway, pag pinicturean mo naman, hindi naman siya ganun ka gulo. Tapos yan, ayan. Ikot mo pa. Yes, let's go. Let's get it. Skirt! Ayan, ikot mo pa. Sumasabit-sabit na yung buhok ko dyan kasi di ko na nakikita kung anong ginagawa ko. Pero yan. Oh, diba? Tapos yung tuktok, parang hindi siya nakakulot kasi dulo-dulo lang ay kukulutin mo. Oh, fuck! Dahil ang kulot yan, oh. Grabe. Oh, ikot mo pa. Yes, last na strand na yata ito para dito sa pagkukulot na ito. Oh, hindi ko pa alam kung sa ko isushoot. Grabe talaga. Oh, nahuli ka din. Oh, pero konti na lang. And uulitin ko pa kasi feeling ko hindi siya nasama ng maayos. Ay, hindi ko inulit. Okay. Ayan. So, ito na yung next step. Siyempre, hindi naman natin iiwan na gaya. So, ishishake mo siya ng konti. Alam mo yung parang pang... bombshell blowout. Ganun yung gagawin mo. Ishishake mo siyang konti para magiging loose yung curls. Hindi siya ganun ka-defined. Pero parang messy curls na ewan. So, yan. Medyo weird siya ngayon pero ishishake mo. Takang-taka din ako sa sarili ko, promise. Para kung baliw, hindi ito yung in-imagine ko. Kasi kay Eman, ang ganda nung pagkakagawa niya. Tapos yan. I-edit mo konti kung halimbawa may mga curls na nawala. Katulad nito, ulitin mo lang. Sundan mo lang yung pagkukulit mo dati. Tapos, ayan, slipin mo kung maganda na.
Tapos, ayusin mong konti. Yeah. Kapag okay na, mararamdaman mo sa puso mo, sa puso at isipan mo talaga mararamdaman kung tama na yung ginagawa mo. Yan, medyo hindi pa ako sure dyan. Konting hagod pa. Oh, yes. Hagurin mo yun. Oh, tapos i-flatten mo yung sides. Kasi parang i-flatten mo rin yung curve. Kailangan natin gawin yun sa buhok at saka sa COVID cases. Kailangan natin i-flatten the curve. Kaya again, mass testing pH po tayo mga kaibigan. Ayan, uulitin ko ulit yan. Kasi medyo palpak talaga yung part na dyan eh. Kasi parang nawala lahat ng kulot ng snake ko. So ulitin mo lang yan. Ang tip dito ay mas maganda ko mas maliliit pa sa ginagawa ko. Para mas kwan yung curls. Tinan mo, parang ganyan itsura ko pag bagong gising. So, bakit pa ako nagkulot, diba? Pag nafe-feel mo na sa puso mo na tama na siya, posing na. 1, 2, 3, let's go! Kimi no toriko ni natte shimae bakitto.